Hello po, mga anak ng Diyos. Ako'y muli pong andito para po maghatid sa inyo at magbahagi po na ito po ay karunungan po ng Diyos na mula po sa Biblia. At ang akin pong paksang tatalakayin ngayon ay 1 John chapter 4 verse 7. New International Version sa Ingles. At sa Tagalog naman po, isa Juan, ikabanata, apat, talata, siyete. Okay po, mga anak ng Diyos, akin na po itong sisimulan. Kaya po, makinig na po kayo. John 1st, chapter 4, Verse 7, New International Version. God's love and ours. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kung sa Tagalog naman po, ikaisa Juan, Ikabanata 4, talata 7. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo. Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. At ito naman po ang aking babanggitin ay bilang pagtugon sa pagpapaliwanag po dito sa aking napiling paksa ngayon, na ito po ay hango din sa Biblia. At ito po ay ikaisa Juan, kabanata 4, talata 9 hanggang 21. Okay po, akin po itong ibabahagi sa inyo. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. At nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanang ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin
Kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Tama po, halos binibigyang linaw ng Diyos ang lahat ng nasasabi sa pinaloloob ng Biblia. Ito po ang tunay na paliwanag na hango sa eksaktong salita ng Diyos na hindi mula sa paliwanag ng tao. Itong ito po, wala na po akong dapat ipaliwanag. Kung ito'y nauunawaan mo, ikaw ay tumatanggap ng karunungan ng Diyos. Tayo po ay nasa sanlibutan. Kung ang katuruan po ng sanlibutan ang tinuturo at pinakikinggan, sila po ay makasanlibutan. Ngunit kung tayo po ay sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos, sa ganito nga nakikilala ang Espiritu ng Katotohanan at ang Espiritu ng Kasinungalingan. Bilang karagdagan po mula sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makaaalam? Kaya po, mga anak ng Diyos, tayo'y umibig at kumilala sa Diyos dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Dahil ang Panginoon ay perpektong pag-ibig, binigay niya si Kristo para sa sanlibutan na tulad natin. Sinugo niya ang bugtong niyang anak sa sanlibutan. Yan ang pag-ibig ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Napakalinaw po maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. At nasa utos po ng Diyos na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Nasa 10 utos po ng Diyos iyan. Yan ang gagampanan po natin bilang isang anak ng Diyos. Abangan po nila, aking tatalakayin ang dalawang pinakamahalagang utos na ito po ay karugtong nitong paksa ko ngayon na Juan, ika-isa, ikabanata 4, talata 7. Kaya po, mga anak ng Diyos, pakaabangan niyo po. Sa ngayon po, hanggang dito na lang po, ako muna po ay magpapaalam.